Recently lamang ay ipinakilala ang mga makikisig at nagagapuang kandidato ng male beauty pageant na Mistress of Filipinas. Sino-sino nga ba ang kalalakihan na maglalaban-laban para sa titulong ito ngayong taon? Panoorin po natin ito. Isang engrandeng gabi ng pagpapakilala ang isinagawa nilang formal ng binuksan ang 11th edisyon ng isa sa longest running male beauty pageants sa bansa na Mistress of Filipinas. Ang naturang pambansang male pageant ay isang selebrasyon ng pagkakaiba-iba, talento at advokasya na naglayong ipakita ang kagalingan ng mga kalalakihan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. This is not just handsome man, physical looks, but it's overall package. What I'm injecting to them is actually, they need to be an ambassador of education. Education talaga ang medyo highlight namin talaga for Mistress of Filipinas. 30 kandidato ang rumampa sa harap ng press, suot ang kanilang Victoria's Secret inspired swimwear at red suits. Dumalo rin sa naturang event ang ilan sa mga past winner ng Mistress of Filipinas at ang reigning man of the world na si Sergio Azuaga ng Venezuela para bigyang suporta ang mga kandidato ngayong taon. You have to enjoy, guys, because always in the pageant there's a lot of pressure in the image, but life is short, just enjoy and live the moment. Lagi ko sinasabi sa mga kakilala ko kung ano man gagawin mo sa buhay, sasali ka mo ng competition or what, maging totoo lang sa sarili mo. I hope that they will enjoy this moment, this journey, since kaka-start lang nila. I hope na ma-feel nila yung the brotherhood, the lessons that makukuha nila dito sa journey na to. Sina Mistress of Filipinas Cebu City, Mistress of Filipinas District 1 Las Piñas City at Mistress of Filipinas Cebu Province ang nagwagi sa mata ng press at itinanghal na press favorite. Thankful to you all for choosing me. I did not expect this. But I'm glad that I'm doing something right. Very unexpected then, kasi since this is my first pageant and actually I'm only 18 years old po. If ever man masungkit ko yung teen crown, pero I'm also aiming for the grand title, which is the man of the world po. May advocacy po as a teenager to motivate my fellow teenagers na don't limit themselves, na hanggang doon na lang sila porket bata pa sila. It means a lot to me because, you know, like when you're in down times and we see the media or the people care about you and they give us a simple gift to make you happy, and that means a lot to me. I advocate about effect of mental health because I suffered from mental health for a long period because of bullying, because of discrimination, and that's why what makes me happy is to share my story because I really want to change the life of the kids. So nutritional health and nutritional education is something that I would push for. So I hope that through addressing the different SDGs that the UN has, we could make that optimal health for our children in school so that they can be able to learn better. Ang Mistress of Filipinas ay patunay lamang na ang pagkalalaki ay may kaakibat na responsibilidad, disiplina at malasakit hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa kapwa at komunidad. Ika nga nila, masculinity with responsibility.